At dadako na tayo sa ating segment ng Spotlight sa gabing ito. At maswerte tayo dahil sa dinalo tayo ng isa sa mga graduating na korsista ng mababang kapulungan. At hindi po siya ka-graduate ng gusto dahil sa akit siya sa panibagong level. Ang ating pong tinutukoy ay si Congressman Roman Romulo, ang kinatuhan po ng nag-iisang distrito po ng Pasig. At ang huling hinawakang posisyon sa Kongreso, Chairperson ng Committee on Higher and Technical Education. Kasama po yan sa mga legacy na iniwan niya sa Kongreso. So that, hindi natin pagtatagalin, pabatiin natin si Congressman Roman Romulo. Kong! Well, magandang araw, Lakay, Precious. Magandang araw sa ating lahat. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang gabi sa ating lahat. Nababagay ko na kanina. Gagraduate. Actually, gagraduate na talaga. At gagraduate with honors, siyempre. Kaya at pag-usapan natin ang mga iniwan ng mga mahalagang mga batas ng ating korsista. At alam ko, isa dyan sa mga para sa mga estudyante. Siguro pwede tayo magsimula doon. Kong. Yes, alam mo, Lakay, Precious, ano, bilang chairperson ng Committee on Higher and Technical Education, talagang katulad lagi kong binabanggit, yung mga datos, magugulat kayo eh. Biro mo, ang nag-graduate po ng high schools natin, 1.4 to 1.6 million taon-taon. Mga 1.1 to 1.2 niyan, galing sa public high schools. Pero ang dumidiretso ng kolehiyo, minsan 700,000 lang, kalahati lamang na nagtatapos. Napaka-onti, totoo yan. At siguro iisa lang ang rason eh. Kahirapan. Dahil ang elementary at high school natin, may mga pampublikong paaralan na libre ang tuition fee. Yes. Sa kolehiyo, maliban na lamang sa ibang mga local colleges, ay kahit national colleges ay merong bayad. May tuition fee yan, may other fees yan. So siguro talagang nagiging mahirap na makapasok ang maraming high school graduates natin. Dahil dito, talagang tinutukan natin yung mga batas kung saan masisigurado natin ngayon na mapapalawak natin ang scholarships and grants in aid. Actually, ano, Precious, Lakay, etong pinakabago nating batas na sinulat ko po, yung UniFast Act. Ito po, libreng college education na po ito para sa ating mga nangangailangan na mag-aaral. UniFast Act. Yes. Ano ibig sabihin ng Kong? Acronym po yan. Ano? Ibig sabihin yan, Unified Financial Assistance to Students in Tertiary or College Education. Ayun. Kasi para makapagpatuloy sila ng kolehiyo. Dito ha, sa bagong batas na ito, sa Grants in Aid Provision na ating sinulat, ang requirements lang po natin dito, Pilipino ka, gusto mo magkolehiyo, whether public or private, at mapakita mo lang hindi mo na kaya o ng pamilya mo tustusan ang gastusin, kahit hindi mataas ang grado mo, pwede ka maging beneficiary. Okay. So sir, ilan na ba yung mga estudyante since last year lang po ito? Meron na po ba tayong napagbigyan ng mga student na kapag-aral na ng college? Actually, Precious, ano? Noong October lamang pinirmahan to. Kakapirma pa lang. Mga apat na buwan pa lamang ang pagpirma sa kanya. Kaya ngayon taon, yung pinakapasok. Ang gusto natin maumpisahan yung implementation niya. Alam mo, yung benefits po na nilagay natin dito, medyo malawak na ngayon. Yung financial assistance, pambayad ng tuition fee and all other fees. Financial assistance, pambayad ng libro, uniforme, dormitory or apartment. At pangatlo, may stipend or allowance. Oh, okay. Alam mo nung una, may budget na yan. May initial budget na po siya ngayon. Alam mo yung may initial budget siya, tinatanong nung iba, ano ba talaga ang total budget niyan? Unang-una, itong unang mga taon ng implementasyon, dito natin makikita kung ilan ang mag-a-avail nito. At doon pa lang natin malalaman kung magkano taon-taon ang pangangailangan natin dito. Alam po ninyo, ito yung unang batas na meron tayo na ang batayan ng tulong na financial ng national government, hindi grado. Ang batayan ng tulong, katayuan, economic status nung mag-aaral, pati nung kanyang mga magulang. Sayang kong, naging chorus mo kasana before our time, bago kami nakapag-aaral, di ba? Pero ito ho, talagang, alam niyo ho, hindi ganun kadali ang nangyari sa atin dito. Kasi, hinain ko to, lalo na yung grants in aid provision, meron mga bumabati ko sa akin. Ang sinasabi nila sa akin, Congressman Romulo,
yung batas na nagbibigay tayo ng tulong na financial, dapat sa mga honor student yan, dahil taxpayers man yan. Oh. Alam nyo, precious lakay. Totoo yan, tama yan eh. Oh. Pero sana, aminin na natin ang katotohanan. Hindi talaga pantay-pantay ang buhay ng mga pamilyang Pilipino. Mm-hmm. Marami po akong nakilala, nakausap na yung pamilya nila kahit nagtatrabaho yung nanay at tatay, hindi talaga, una-una, hindi sapat yung kinikita. Pangalawa, dahil parehong kailangan magtrabaho, ang tumatay yung nanay o tatay ng mga anak nila ay yung panganay na anak. E nangyayari ngayon ho, kaysa makapag-focus siya, makapag-aral ng elementary, high school, hati ang panahon niya. Inaalagaan niya yung mga kapatid niya, inaalagaan niya yung bahay, tapos sabay nag-aaral siya. Sabi ko nga, itong mga kabataang Pilipino na nagpupursige, may malasakit sa kanilang pamilya, dapat nga ito ang tinutulungan natin. E paano magiging mataas ang grado niyan? Eh, yung focus ng pag-aaral niya, hindi buong-buo. Eh, hindi naman po lahat ng pamilya, kukunti lang naman ang mga pamilya na merong may kasama sa bahay, na makakatulong sa gawaing bahay. Maraming pamilyang Pilipino po, yung mismong anak ang tumutulong. So, ito yung dapat natin tulungan. Yes. So, kung ano, ngayon na next year, o ngayong taon, may mga gagraduate na mga high school student na papasok sa college. Ano-ano po ba yung mga nanonood ngayon ng mga kabataan? Ano-ano yung mga dapat nilang gawin para mag-grant sila dito sa free scholarship na ito? Yan. Precious, salamat sa tanong na yan. Ano? Unang-una, hindi po ito applicable lamang sa mga papasok pa lamang ng kolehiyo. Kahit na sa kolehiyo na, walang distinction na binigay ang ating batas. Dapat applicable yan kahit sa existing students. Alam po ninyo, lalo na ngayon taon, ito ang unang taon ng implementasyon ng DepEd nung K-12. Yeah. Kaya hindi rin ganun karami ang magagraduate ng high school. O onti lang po yan. Kaya itong batas na ito para sa unang taon, hopefully ang matutukan niya ay yung mga mag-aaral na nag-aaral na ngayon sa kolehiyo. Alam mo, marami po dyan, lalo na sa mga probinsya po natin, pambayad lang ng tuition fee and other fees, hirap na. Minsan nga, paano yung pagkain nila? So, yan yung mga gusto nating unang matulungan ito. Pero, syempre, hingi rin tayo ng konting pag-unawa sa lahat ng taong bayan. Alam po ninyo, nabanggit ko kanina, ito ang kauna-unahang batas na talagang ang financial assistance hindi sa grado ang batayan, pero sa katayuan sa buhay. Kaya siguro sa unang taon ng implementation, kahit papano may mga konting gusot pa yan na kailangan maplansya kaagad, maayos, pero nasisigurado ko sa inyo ang kagandahan dito, batas na po siya. Hindi na siya pangako at first time na nagkabatas na ganito. I am sure after the first years ng implementation niya, mapaperfect na po natin ito para wala na pong kabataang Pilipino ang hindi makakapagkolehiyo dahil lamang sa kahirapan. Kung walang utang dyan, ha? Kasi natatandang ko noong araw yung study na pay later, di ba, noong araw? Yung magulang muna ang magbabayad. Tapos i-reimburse na lang ng gobyerno. Yes. Di ba? Pero Lakay, dito sa Unifast, sinama ko rin po dito, kasama ng Grants in Aid, meron din po dito study now, yung bagong study now pay later. Mm. Bakit po natin nilagyan ng bagong study now pay later? Kasi meron naman po na mga kabataang Pilipino na hindi naman sila makakapasok dun sa Grants in Aid dahil may kaya yung magulang nila. Pero may mga kabataan tayo, gusto na nilang independyente sila sa kanilang mga magulang. So gusto nila sila yung gumastos ng kanilang pag-aaral. Kaya dito po, kasama na rin yung bagong Study Now Pay Later program. Okay. So ano pinagkaiba naman ng SADDA Scholar ng Bayan Akbet? Yes. Magkaparehas lang po ba yun dun sa Unified Student Pension? Parehas na batas ba yun? Iba po yun. Ano po yung pinagkaiba nila? Unang-una po, yung Scholar ng Bayan Law, ang coverage niya, lahat ng top 10 graduates ng bawat public high school na mag-e-enroll sa isang state university or college within the region. So dito po, sa Scholar ng Bayan Law, limitado sa top 10. Sa Unifast Grants in Aid, hindi batayan ang grado. Pangalawa, galing sa public high school, papuntang public college. Dito po sa Unifast, hindi na po tinitingnan kung galing kang public high school, private high school, sa kolehiyo na sa private o na sa public ka. Hindi na po importante yan. Bakit? Kasi tatanungin niya, teka, bakit nasama yung private colleges? Yes. Alam po ninyo, base sa mga committee meetings namin,
yung iba naming mga nakausap po doon ng mga estudyante, nakapasok po sila ng private colleges kasi meron silang kamag-anak na OFW at pinapadalan sila ng tulong financial para makapag-enroll doon sa mga paaralan na privado na gusto nila. Yes. Pero sabi nga nila sa amin, hindi laging nagkakaroon ng tulong, padala. Ng padala. For example, na-stop yung pagpapadala ng kamag-anak nila. Yes, so, naipit sila. So, matitigil na rin ang tendency. Yes. Titigil yung estudyante sa pag-aaral. O, titigil, ganun. Yes. Exactly, precious na ng problema. Eh, ayaw na po, ang hirap na ho ng kolehiyo. Ayaw na ho natin na maglumipat pa ng paaralan para lang mag-adjust muli. Yes. Kailangan tulungan na po ng gobyerno. Yes. Anyway, obligasyon po ng gobyerno na tulungan ng bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, na makapag-aral hanggang kolehiyo. Yes. Yan ang paniniwala. Kasi minsan ang tingin sa karamihan ng mga estudyante, porket nag-aaral sa mga private na schools, eh, may kaya na. Yes. Kumbaga nasa middle classes sila or upper class. Pero hindi nila alam, yun ngayon may mga sitwasyon na pinapag-aral sila ng mga kamag-anak nilang nasa abroad, tas natitigil, or kung may mangyari man sa, for example, may nangyaring masama doon sa kamag-anak nila, yun yung rason kung bakit hindi nakapagpadala. Doon natitigil yung pag-aaral ng kabataan. So, mas maganda itong yes. Unified, ano? Kasi lahat pwede. Covered. At covered lahat. Talagang ang batayan lamang yung katayuan sa buhay. Yes. Kasi merong mga nagsabi sa akin, Congressman Romulo, bakit hindi niyo nalang ginawa? Free tuition na para sa lahat na mag-enroll. Alam niyo, ang problema po doon, ang gusto natin, una-una ang budget ng gobyerno. Hindi naman po yan sobrang dami. Talagang dapat magamit sa tama. Tama. Eh, ang problema po, paano kung may mayaman na mag-enroll po sa ating mga state universities and colleges? Alam niyo ho, magagaling na ang SUCs natin. Andiyan dyan yung PUP. UP is a state, is a national college. Sa UP nga po, eh. Makasingit ako sa UP nga eh. Wala ka nang mapag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 p
natin ang dapat matulungan dito, yung mga nangangailangang pamilya. Okay. Kasi kung gagawin natin free tuition fee para sa lahat, eh pati ang mayaman kasama. Eh sayang naman po yung pondo na inilaan para dun sa mga may kaya namang magbayad. Okay. Kaya ang punto ko nga, kaya ko nga inopen pati stipend or allowance. Dahil dun po ilalagay yung dapat na, yung dating nakukuha ng mga, o pwedeng makuha ng mga mayayaman, ibigay na ho natin sa nangangailangan. Yes. So kung ano naman po yung stand nyo, kasi pinag-uusapan natin yung mga, sa mga colleges and universities, doon sa issue na itong COA naglabas ng report regarding nga doon, yes, sa CHED na hindi raw nagamit lahat ng pondo. Ano, yes, pong stand nyo doon? Unang-una, precious, ano? Anong nabalitaan ko po yan, agad-agad ay tiningnan ko kung ano yung rason. Yes. Ang paliwanag naman po sa atin ng CHED, mm-hmm, ay hindi naman po makatotohanan yung report na iyon. Mm-hmm. Totoo po yun na merong lampas 1 billion na hindi pa nare-release. Obligated na po siya. Meron na siyang mga scholars. May mga nakapangalan na yun sa scholars. Hindi lang po nare-release pa lang. Ano raw po ang dahilan sa... Yan ang problema po talaga sa CHED. Absorptive capacity. Hindi po malaking ahensya na gobyerno ang CHED. Uh-huh. Hindi talaga nila kaya maproseso. Lahat. Kaya nga, dito sa Unifast Board po, hindi lang CHED ang mamamahala nito. Uh-huh. CHED, DOST, DepEd, TESDA, lahat na po para magsama, magtulungan na po. Dahil hindi kaya talaga ng CHED on its own. Kaya ho nagka-co-report na ganoon. Uh-huh. Kasi... obligated na. Meron na silang scholar in mind. Meron na talagang makakakuha nun. Ang problema, yung releasing. Hindi kaya nung... hindi ganun karami ang tao ng, na nagtatrabaho sa CHED. Pero yung mga estudyante, nakapag-enroll na. Yung mga scholars. Alam niyo, gagawin? Alam niyo, yan ang naging problema. Sa ngayon, ano, bago magka-Unifast. At hopefully, ma-resolvehan nila. Yan ang po ang problema. Dahil konti lang yung absorptive capacity ng CHED. Hindi sila ganun karaming... tauhan, ano, kasama. Ang nangyayari po, naka-enroll na yung bata, yun tapos na yung ano, patapos na yung SEM. Eh, hindi, ayaw na nga i-release yung grades nila. Yun hindi pa dumarating yung cheque galing sa CHED. Kaya dito sa Unifast Board po, pinagsama na po natin, sinama po natin yung ibang ahensya para lumawak po yung absorptive capacity nila. Magtulungan na po para mas marami ang pwedeng makatulong sa pag-identify at pag-release. Maliban sa mga estudyante, Kong, ano pang sektor ang medyo nabiyahan na gusto during your 9 years na termino sa Kongreso? Yes.
Alam mo, Lakay, salamat na banggit mo yan. Lagi ko kasing nakakaligtan dahil talagang minsan na-excite ako dun sa Unifast Law na ito. No? Okay. Pero kung titingnan po ninyo yung Unifast Law, meron pong isang provision dyan. Ang pangalan po niya, well, ang tinitulo po namin yan, a Special Education Purpose Fund. Uh-huh. Ito naman po ay financial assistance sa ating mga faculty members. Okay, na kunyari, hindi pa sila tapos nung thesis lang, ang kulang nila. Pwede ho sila makahingi. Kung term paper lang kulang nila, pwede. Or kung gusto nilang mag-masteral o mag-doctoral degrees, pwede rin po. Napakaganda niyan, ko. Pero mabanggit ko rin, ano? Mm. Kasi nandun na rin tayo sa usapin ng faculty, lalo na sa state universities and colleges natin. Alam niyo ho, marami pinag-uusapan lagi tungkol sa infrastruktura, building, yung mga gym. Pero alam natin, ang pinaka-importante, faculty. Faculty, alam mo, kung ang faculty mo ay inspirado magturo, maraming matututunan talaga ang ating mga mag-aaral. Yes. At kahit nga hindi kumpleto ang facility, pero ganado at inspired, magaling yung faculty. Ang importante dyan ay matulungan rin natin. Itong taon po na ito, nalagyan po natin sa budget ng pondo para magkaroon ng additional 9,000 plantilla positions para sa 112 state universities and colleges natin. At additional 2,000 plantilla positions para sa non-teaching personnel. Yes. Simula ngayon, January yun. Di wala na tayo mga teachers na nagtitinda ng longganisa. Wala na yung mga yan. Sorry. Well, ang pinaka-importante, Lakay, hindi, ito colleges to, no? Ang importante po dito, meron na silang security of tenure. Hindi po katulad ng bago sila magkaroon ng plantilla position, hindi rin po nila alam kung sa susunod na taon may budget ba para sa kanila. Pero pag may plantilla position ka, may job security ka. And may sigit ko rin. Speaking of plantilla position, ang sistema sa gobyerno, kasi nagaling din ako sa gobyerno, ang bagal ng proseso ng appointment, di ba? Yes. Kaya kung minsan, 6 taon ng kaso, hindi pa nakukuha yung item eh. Well, di ba? Totoo po yan, Lakay. Oh. Lalo na pag kung wala talagang plantilla position na talagang tumutugma dun sa job description. Kasi katulad po kung tingnan niyo yung budget natin last year or 2 years ago, magtataka kayo eh. Meron dyan 6,000 plantilla positions para sa faculty sa state universities and colleges. Yes. Pero bakit hindi na-fill upan po yun? Kaya hindi na-fill upan po yun dahil hindi tumutugma yung plantilla position sa job description ng faculty. Okay. Kaya nga ang ginawa po natin, nag-add tayo ng panibagong 9,000 para ito, eksakto na po tumutugma dun sa mga existing na faculty natin. Para walang excuse at mabigyan silang plantilla position. Well, kulang-kulang ating oras. Ang napag-usapan pa lamang po natin ay ang kongresistang Roman Robolo. Yun pa lang sa term niya. Sa 9 years na. Pero napakarami. Kumbaga, itong 15 minutes na ito, siksik, liglig. At sa pagbabalik natin, titingnan naman natin ang Senador Roman Robolo. So magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Cum laude sa PMA, naglingkod bilang sundalo, naging tagapagligtas ng mga napinsala sa sakuna at krimen. Umaklas laban sa katiwalian sa militar, nabilanggo sa pagsisiwalat ng mga anomalya sa panguluhan ng gobyerno, napagkatiwalaan ng taong bayan at nahalal na senador. Siya ang may pinakamaraming naisabatas sa Senado, patuloy na naninindigan laban sa korupsyon, krimen at kahirapan. Antonio Trillanes IV, ipaglalabang ka. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food, sobrang pag-inom ng gamot, at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits,
baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil, love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.